Natapos mo na. Oo. Natapos mo na. Tapos na yung mga practice, lesson, exam, defense, thesis, index card. At nasa isip mo, sa wakas, at tapos na rin ang mga hirap. But those were the best moments kung saan tayo nagmahal at gumawa ng mga alaala, ng kalokohan, ng saya, at kalungkutan na tila hindi na natin makakalimutan. Ngunit sa di inaasa ay dumating sa atin ang dilubyo. At hindi natin inakala ang mga magiging epekto nito. Due to the new COVID-19 virus, the following measures come into effect. Tayo ay nanatili sa loob ng mahabang mga araw. At tayo ay lumisan ng malaman ng paalam. Metro Manila. Kung maaari lang bumalik, pigilan ang daloy ng oras at magpaanod sa mga alaala, ay nais kong bumalik sa unang gabing tayo ay sumayaw. Sa salim ng malambing na mga musika at sa ilalim ng maamong mga bulong. Nais kong bumalik sa mga araw na tila hindi na matatapos, sa mga tawang walang pumipigil, kung kailan natin kinalaban ng kaba, kung kailan tayo sumigaw. At magkasabay na kinumpas ang ating mga kamay, mga ngiting nagatid sa atin sa tagumpay. Hindi alintana ang pagod hanggat may mga kamay na umaalalay. Nais kong balikan ng mga matang kilay hindi na mawari, sa mga kamay na napagod ng gumuhit. Ngunit wala tayong pagpipilian. Diretsyong maglalakad ang ating mga paa at kaya lamang nating lumingon. Anong ano pa man na kailangan nating lumisan. Hoy, natutuwa na ako ang inyong advisor, kaibigan at ina. Maraming salamat sa mga panahong nagkasama tayo. Inyong pagyamanin ang mga aral na inyong natutunan, mapaleksyon o aral sa buhay. Naniniwala ako na ang bawat isa sa inyo ay makakanta ng inyong mga pangarap sa buhay. Maramdaman nyo man ang hirap ng buhay. Ang masasabi ko lang ay huwag na huwag kayong sumuko at laging tumawag sa Panginoon. I'm saying goodbye to you. You know, each one of you has a special place in my heart. I hope and pray that you'll have a good and happy life. Choose the path that will lead you to success. Keep in mind that life ain't easy, but I assure you it's worth it. Don't give up. You will always be more brilliant, empathetic, natural, inspiring, talented, exotic, zealous, vintage. I love you so much. Godspeed. Kahit hindi mo na makapagpaan ng maayos, magiging mabuting tao pa rin kayo sa susunod na araw. Dahil kayo mag-iingat, lagi niyong bibigyan ng importansya yung mga bagay na meron kayo ngayon. Kahit sa lahat, okay na lang makalimutan niyo ang pangalan mo. Huwag mo magiging mabuti pa sa sana natin. Salamat sa Shad Calderon. Si Yesus, si Lita. Ay, Tagohoy. Napabilis ng panahon at dumating na ang araw na ito. I just want to thank you for giving me the opportunity to be a teacher and a father to all of you. I will treasure all our moments together. As you go through your life,
I just want you to always give your best in everything that you do, no matter how small it is. Be courageous. Aim to improve yourself, but don't forget to put love to you. You'll always be a part of my life. God bless all of you. Hi, Skoda. Kumusta na kayo? I do hope na okay kayong lahat. Mas magkating palaga yan. Laging busog. Busog ng pamamahal ng pamilya at pamamahal ng subuhay. Kasama ng mga alaga niya. Alagang pusa, aso, just keep on praying mga anak na maging maayos na yung lahat ng kinakaharap natin. Miss you all. Ingat kayo lagi, ha? Oops. Congratulations as well. All passes, Skoda. Love you all. God bless us all. Section Felipe. Kamusta na kayong lahat? I hope nasa mabuti kayong kalagayan. Thankful ako kay Lord kasi naging anak ko kayo at naging party kayo ng pagiging guro ko. Salamat sa pagmamahal niyo sa akin. Palagi manalangin kay Lord at huwag makakalimot na magpasalamat sa lahat ng nakakamit natin sa buhay. At kayo palagi, I love you, Action Philippines. Hidalgo, congratulations sa pagtatapos ninyo sa junior high school. Putahak kayo sa panibagong yugto na inyong buhay. Focus sa pag-aaral alang-alang sa inyong mga magulang na patuloy na tinataguyod ang inyong magandang kinabukasan. Hindi magiging hadlang ang pandemic na ito sa inyong mga pangarap. Magsumikap at maging responsable ang mag-aaral. Huwag niyong kakalimutan ang mga values na natutunan ninyo sa alma mater ninyo, ang QCA. Muli, maligayang body, hangad ko ang inyong pag-aaral. Sinubok man ang panahon, pero pinatatag ng bawat pagkakataon. Baunin ninyo lahat ang inyong natutunan at abutin ang inyong mga pangarap. Sa bawat hakbang nyo, kasama nyo kami, lalo na ako, na naniniwala na lahat kayo ay magagaling sa sarili nyong paraan. Huwag makalimot, mga anak. Darating ang araw na muli tayong magkikita. Aantayin ko ang pagkakataon na iyon. Nagmamahal, Ginoong Alvin Llaneta. Hi, thank you sa memories and sana maabot natin yung mga pangarap natin at hinihintay natin. Patuloy lang po yung sikap para maabot natin yung mga gusto natin sa buhay. And good luck sa kayo, you guys. Huwag ka lang pag-aaral sa akin. Maraming salamat sa inyo. Thank you po, Coach Dila, at ganoon na sa mga ibang kong na sumusuporta sa CA. How do you go from making one new home and then just alam mo ang paglayas mo hindi sa isang sigalan mo let me take it for it takes it. Dahil alam na namin hindi na mawala sa puso mo, ang QCA namin sabi na dito. Kung ang lahat for God, for country, for family. There's no other school like UCA. God bless, and I love you all. Malaki ang utang na loob ko sa akademya dahil sa paghubog nito sa akin upang maging husay na guro sa mga mag-aaral. Kayo man ay lalabas o mananatili sa QCA. Remember this. Love, respect, and honor your teachers and be proud of QCA. Always aim for excellence and dream big. To my colleagues, I will miss you all, especially to my AP Empire. Padayon, wala akong masabi kung paano magtrabaho ang mga guro ng akademya. Huwag magsasawa na mahalin ang trabaho at paglingkuran ng bayan.
administration, Ms. Eligio, Mrs. Riano, Ms. Gonzalez, Chairman Alvendia, and most especially Mrs. Aguilar and to late Ma'am Manya. Thank you very much for unwavering support and unconditional love to the faculty, staff, and students. It is truly indeed that QCA is our second home. Thank you for 6 years, QCA. I will treasure all the memories and apply all the lessons for my next journey. And before we close this, Mother Teresa once said, "If you judge people, you have no time to love them." Kahit san man sa mundo, wala na tayong hiwalayan.